Yun. Simulan na lang natin tong since naputol tayo kanina at naghanap tayo ng maiinom. Para gaano kasarap yung ininom mo? Grabe. Yung mangga, pandan, buko, ramdam mo lahat sa dila. Sarap. Sabi ko, that bestseller kinuha ko. Anyway, ano na lang tayo pag-usapan natin. Na-realize ko lang, gaano kalakas mag-shift ng consciousness before ang TV. Lalo pa nung noon, wala pang social media, wala pang internet. Grabe sila makapag-control. Na dati, ang pwede lang gamitin ata pang-control, TV tapos radio. Libro. Radio pala, radio. Hindi, nauna ang pang-control. Libro. Okay. Libro. Sumunod, radio. Radio. Tapos yung TV na. Na-invento na yung telepono, nagka-radio na rin. Tapos yung TV na. Buti na talaga nagkaroon ng internet, no? Isipin mo kung walang internet. Hanggang ngayon, ang tao, ang daling. Kasi ang power ng media, sila talaga yung nagsiset ng trend. Sila yung sasabi ano yung bebenta, ano yung magiging uso, ano yung magandang damit, ano yung gadget na bibili. Ano yung tama, ano yung mali? Tama, mali. So, parang sineshape na talaga nila yung mundo, bro. Talagang kung ano yung isang tao ngayon, malaking factor dun. At least 99% siguro TV. Tingin mo, ano kayang mangyayari sa atin in the future? No? Since ngayon, hindi na nakokontrol ang tao. Ang information, hindi na, di ba before ang media, silang kayang magpaganda ng pangalan ng isang politiko at sila din ang kayang magpabagsak ng isang politiko. But right now, since sa nangyayari, na-imagine mo nga 20 years from now, 30 years from now, ano kayang mundo meron tayo? Mas malaki ang possibility na dumadami influencer. Kasi ang nangyayari pag sinabing sa, influencer, katulad ng ano, ang media, ang TV, influencer mga yan eh. Ibig sabihin nun is na-influensyaan ka sa mga decisions mo sa buhay. So dahil na meron ng power ng social media, yung ordinary yung tayo na Juan de la Cruz, meron na tayong kapangyarihan para mag-influence din ng mga tao. So dati, ang source lang nila ng information, itong media. Ngayon, TV, radio, diaryo. Ngayon, pwede na rin yung ordinary tao. So, ang mangyayari, magkakalaban to ng ano eh, ng attention. Magkakalaban to ng shift ng consciousness or belief. And kung sino pinakamarami na napapaniwala, madalas sila rin nagdidikta kung anong tatakboy ng mundo. Kaya ng TV, marami sila napapaniwala. So, sila nagdidikta tatakboy ng mundo. Kaya napaka-powerful din eh. Diba si President Duterte nga, hindi man nanalo. Binunyag yung mga ginagawa na ano eh. At saka, yung ginawa na ano, sinabi ng TV, hindi mananalo, siniraan ng todo. Pero dahil sa social media, imagine mo. Bro, nakapagpanalo ng presidente social media. Kung kayo magpanalo, ordinary tao, maging presidente. May ibig sabihin, yung mga ordinary tao ngayon, may potential sila ma-reach kung ano may na-reach ng non-presidente. Di ba? Kasi dati ang nagko-control talaga mainstream media, pero right now nag-shift lahat sa social media. And before, lahat ng tao pumupunta sa mainstream media. Ngayon ang mainstream naghahabol kung nasaan ang tao. 'Di ba since may Facebook, nandoon na sila, may YouTube, doon na sila naglalagay ng commercial rather than before, tao sumusunod sa kanila. Kasi yung napapansin nila na yung mga tao mas pinapaniwalaan nila yung opinion ng mga kakilala nila, kaibigan nila, o yung mga tao na nakaka-relate sila. Eh, hindi magawa yun ng media. Kasi sa, kung siya mo sa TV, hindi naman nagpro-front yung owner ng TV station, bro. Kailangan niya gumamit ng mga tao na sila magpro-front. Diba? So, eh, yung mga tao, hinahanap nila yung ano eh. Yung nakaka-relate sila sa isang tao na totoo. Hindi yung nagtatago na boss na sa likod lang ng camera, parang ganun. Na, kaya click na yun yung mga, diba? Ang dami ngayon mga sumisikat sa Facebook na ano eh. Diba, kanina pinagkita natin na entertainment, bro. Tayo. Diba, kaya minomotivate natin. Tayo, ini-inspire natin sila, diba? Tapos, meron na makita, kakain lang ng French fries. 1,000,000 views. Meron ako. Si Kardashian pare nag-post. Lobong lumilipad. Isang lobo. Million na likes. After ilang oras. Diba? Tayo, grabe na pinagagawa. Nag-iisip tayo na paano natin matuturuan. Matutulungan yung tao, matuturuan yung effort. Dami natin binabasa ng libro. Diba? Pero, tingin mo, darating din kaya ang time na ma-appreciate ng tao yung mga nang-inspire. Yung mga parang katulad ng ginagawa natin, tingin mo, darating ba ang time na
mas masishift din yung tao na mas pagtuunan nilang pansin yung inner self nila, na mas ayusin nila yung sarili nila rather than mas masyado silang makisabay sa mga buhay ng may buhay ng ibang tao. Dating din yun, pero hindi siguro bigla-bigla. Kasi parang tayo din. Dati hindi rin tayo nag-iisip eh. Dati sumasabay rin tayo eh. Naalala ko dati, Monday to Sunday, memories ko ang TV schedule. Simula umaga hanggang. Kasi wala kang, probinsya ako eh, wala kang ibang choice eh. Wala ka naman internet. Lagi ka lang bahay. Laging bukang bibig ng magulang mo, huwag lalabas ng bahay. Eh pag nasa bahay ka, anong gagawin mo? Manonood ka ng TV. Since TV na rin naman pinag-usapan natin, pare, sa tagal na natin sa mga ginagawa natin, kung meron kang tanong na medyo magulo sa utak, sagutin. No. Tatlong tanong para sa audience natin. Ano yung gusto mong itanong? Sa kanila? Kami gusto ko itanong sa kanila. Ang number one gusto ko itanong sa kanila is, kilala mo ba sarili mo? Sino ka kapag tinanggal mo yung personality mo? Okay yun ah. Sabi nga nila sa Japanese, diba, meron tayong tatlong maskara. Maskara pagkasama mo mga kaibigan mo, maskara pagkasama mo magulang mo, at maskara pagkasama mo sarili mo. Ayun, personality tawag doon. Okay, so ayun yung number one. Sino ka pag tanggal yung personality mo? Pangalawa, anong pakiramdam ng ibang tao tumira sa buhay mo? I mean, mag-enjoy ba sila or malulungkot, madi-depress, or mas gaganaan sa buhay? At pangatlo, kung man meron kang gagawin na magpapasaya sa'yo, ano yung mga hindi mo naman kailangan gawin para sumaya ka? Doon tayo sa ano, medyo mas magulo naman. Gusto mo na magulo ha? Ready ako dyan bro. Ano tayo pare? Yung usapang ano, huwag na natin alalahanin sila, bahala sila, magandoan tayo dito. Sige. For entertainment purposes lang. Sorry. Kailan mo na-realize na itanongin yung mga bagay na hindi tinatanong ng mga tao? Katulad ng, saan nabuhay si Jesus Christ nung nawala siya sa story sa Bible? Kasi nasa Bible lang siya ata, one year, simula pinanganak hanggang 18? 12 ba? At 12, bumalik siya 33 na siya edad. Kumbaga, in between na yon. Kailan mo na-realize na tanongin yun at bakit mo tinanong sa sarili mo? Hindi, tinanong ko yun, ano na ako? Mga 20 years old na ako nun. Oh, okay. Pero, prior to that, meron na ako mga tinatanong din. Like yung anong purpose ko sa mundo. Bakit yung mga tao, namamatay, ay bubuhayin ni God, tapos mamamatay din. Diba, parang kung ikaw si God, ba't ka gagawa ng isang bagay na mamamatay din? Diba? Ayan, yung mga ganun bagay. Pero yung question na yan, yung kay Jesus Christ, eh, mga 20 years old ko na yata tinanong. Kasi parang hindi ko napapansin yun eh. Parang, di ba, parang sadya nang tinanggap natin na ganun talaga sa Bible. Pero yung naisip na ako, nga no, bakit wala sa Bible yung mula 13 to 32. Tapos bigla siya na sa 33. Kaya mga 20 years old ko tinanong. Para sa'yo, gaano kaya ka-powerful tayo? Kasi di ba sabi sa brain, sabi sa mga scientists, wala pa sa actually ilang percent lang ng brain natin na gagamit natin. Hindi pa nga abot sa 25 eh. Gaano ka-powerful lang siyang tao? Kaya ba niyang gamutin sarili niya? Kaya ba niya mag-create ng sarili niyang reality? Kaya niya rin bagsirain yung sarili niya? Mga ganun. Hindi ko alam paano ko sasagutin. Huwag ka na mag-control. Sagutin mo na lang ng... Ano, sabi nga nila eh, when the student is ready, the master will appear. Tapos, your interpretation ng kada naririnig mo, nagdidepende lang yun sa knowledge mo eh. Kahit parang feeling natin masyado tayong baka lumalim. End of the day, may mga ibang tao pwede tayong maiintindihan. Tapos yung ibang tao naman, kahit mababaw tayo, kung mas mababaw din sila, hindi pa rin naman nila tayo maiintindihan. Saka may mga tao mababash din sa atin. Oo. Pakinatan sa kanila. Balas sila. Balas sila sa buhay nila. Gawa kayo sarili yung channel. Oo, gawa sila yung sarili yung channel. Tapos i-prove nila na tama din sila. Oo, ganoon na lang. Diba? Kasi parang tayo, kumbaga, masabi natin, financially, na nalagpasan natin eh. Kumbaga, hindi naman lahat, karamihan, nakakalagpas doon. Kaya nga right now, mas sinusunod na natin yung passion natin. Kumbaga, even networker tayo, ikaw may ginagawa kang iba, naging author ka pa ng book, ako din may ibang ginagawa. Kumbaga, sabi nga nila, follow your bliss. Sundan natin ko. Kaya, yun, sagutin mo tanong. Kala ko, nakikest ako eh. Ganun ba ka-powerful ang tao? Tao. Diba? Actually, ang tao,
powerful siya. Pero hindi niya nare-realize. Kasi, kaya niya hindi na-realize dahil sa katutak na finit sa kanya ng society, ng mga ideas na tao ka. Pero actually, hindi ka tao. Part ka... Ni God. Kasi ginawa ka ni God. Pero hindi ka fully... Hindi mo fully pa na-express yung God-like powers, abilities mo and yung character mo. Diba? Dahil nga, meron ka pang mga human concepts and ideas na naka-pre-program sa'yo. So, kailangan mo, kumbaga, sa cellphone, i-restore factory settings mo yung phone para mabura lahat yun. At pag nabura yun, mag-start ka magkaroon ng realization na... Nang panibago. Actually, hindi panibago eh. Isa sa mga... Ano yung itawag ako dyan eh? You just need to remember who you are. Yun. Parang kailangan mo lang maalala talaga kung sino ka. Isa sa kasi dahilan, nakala ng mga tao na para sumaya o para ma-realize na yung full potential nila is kailangan meron silang idadagdag, may matututunan. For example, meron na mga, ako dati ito perception ko. Ito yung tinatawag na success. Ito yung tinatawag na happiness, di ba? For example, ito yung, kala ko dati, kailangan ko mag-training, magbasa, matuto ng kung ano-ano. Until, sa sobrang daming na-training na tuto, magiging ka-level ko na yung success, ka-level ko. Hindi. Kasi marami akong nakilala na tao na, hindi ganun karaming atang dulot ko. Pero grabe naman yung financial success nila. Parang, paano ma-explain yun? So, hindi pala totoo na, ano, the more you learn, the more you earn. Sa isang banda, ha? Hindi generally speaking. Kasi, isang sa network, kung hindi mo alam yung tamang sistema, hindi ka talaga yayaman. Diba? So, ayan, sa isang banda, ayun yung nakikita kong perspective. Ngayon, yun sa pagbabalik tayo sa pinag-uusapan natin na wala na akong kailangang idagdag. Actually, kailangang bawasan yung mga natutunan mo na mga hindi naman useful. Kasi sa si Bruce Lee nga dito sa Hong Kong, I mean, meron siya dating quote na paborito ko na sabi niya, it's not the adding, hindi na yung pagdadagdag, it's the chiseling away of the unessential. Kumbaga sa buhay, ano ka na eh, okay ka na. Ngayon, kailangan mo lang tanggalin yung mga bagay hindi nagpapa-okay sa'yo. So, magiging okay ka lalo. So, hindi mo kailangan magdagdag, parang ganun. Ngayon, when it comes to ano, achieving yung full potential mo, as yung powers mo, yung abilities mo, hindi yung powers na lilipat. May given yun, di ba? Kaso may mga condition programs tayo sa mind na natin na pag si God, dapat ganito rin ako. Kaya ba't kumagaling si God? Bakit? May mga naghihirap, may mga ganun. So, hindi naman ako nandito para makipag-debate, di ba? Idea ko lang ito, personal opinion lang, na since gawa tayo ni God, meron din tayong God-like capacity. I mean, ano para sa akin kasi... Pero I think, di ba, kaya even nga sa Bible, yung nasabi naman, God created us on his own likeness and image. Pero yung tama yon sa isang banda, pero yung sinasabi doon na image and likeness, hindi siya yung physical body, kundi yung soul mo na, actually hindi yung soul yun, mas mataas pa doon. Pero yun na lang muna gagamitin ko, na kinated ka doon sa image and likeness na yun. Ngayon, yung parang ma-express yung God-like abilities mo, kailangan maging God-like din. Ano ba yung attitude ni God? Ano ba yung ano niya? Kumbaga composition niya? God is love. Selfless. Pinaka-basic, selfless. Hindi niya iniisip sa sarili niya. Iniisip niya lang yung kapangaran ng ibang tao. So, ayun yung para sa akin basic na ano, idea. Pag pinag-usapan si God, kung sino ba siya, selfless siya. Parang lagi niya iniisip kapangaran ng ibang tao. Kaya, yan, di ba? I mean, parang nga sa akin yung... Meron ako dating kaibigan, sabi mo. Alam mo, hindi ako niniwala, ano? Yung mga tao na nahihirapan magpamilya, kinakabahan mag-asawa. Natanda na to, mga senior citizens, sabi niya. Hindi ako niniwala dun eh. Kasi bakit? Maraming mga tao sa squatters area, sabi niya. Walang trabaho, pero nakatapos mga anak. So, diba niyo, nasa squatters area, nakatapos mga anak. Sabi niya, talagang hindi ka pababayaan ni Lord. Mamaya, magtiwala ka lang. Kasi eventually, God will provide. Anong pro-provide niya? Ideas, number one. Yung hindi pong problemado ka, nag-iisip ka, paano to, Lord, bigla. May maganda ako idea, tapos gagawin mo. Yun, pinoprovide ka ideas, training, mentors, teachers. Minsan, depressed ako. Tapos bigla may marinig akong song. Yun pala yung sagot dun, parang pinagdinaan dun sa song. Kaya, meron ka pinagdadaanan, nanood ka movie. Doon sa movie, na-inspire ka. Doon pinadaan yung ano mo. Message. Di ba? So, kung hindi tayo pinapabayaan
talaga. Ngayon, kailangan mo lang talagang ano, itanggalin yung mga ideas mo about that. Kasi for example, gusto maging successful, ang kailangan mo lang talaga gawin is, take action ka na lang. Huwag mo nang isipin yung mga tinatawag na duda. Kasi yung duda, ayun yung mga kailangan mong tanggalin. Diba? Kumbaga, kaya mo gawin talaga lahat. Kaso lang, may mga naka-instill sa mind mo na hindi mo kaya tanggalin. So, kailangan mong tanggalin mo ngayon. Pag natanggal mo na lahat yun, kumbaga nandun ka na sa realization na kaya mo. Diba? God will take care of you. Na ipro-provide niya lahat. Eventually yun, gagawa mo lahat. Sa dami ng librong nabasa mo, ano yung pinaka na-shock ka tapos nalaman mo, totoo pala? Yung parang akala mo hindi totoo. Then after maintindihan mo na totoo pala. Yung pinaka tumatak sa'yo. Yung concept na ano? Oneness. Yeah. Elaborate mo. ganito yan. Dati akala ko parang, oy, oneness, sige, oneness tayo lahat. Parang ganun. Pero nung napalalim ko yung ano, pagkakaintindihan, mas grabe hindi ako makapaniwala na ganun pala kasimple yun na matagal ko na nakikita, hindi ko napapansin. Ibig sabihin ng one is, walang ikaw, walang ako. Isa lang tayo. Kumbaga hindi mo nakikita yung tao bilang personality niya, nakikita mo siya bilang magma. Parang Earth. Hindi mo nakikita na mayroong Philippines, America, nakikita mo ng Earth. Hindi mo nakikita na mayroong ano, mahirap, mayaman. Nakikita mo lang tao. Hindi mo nakikita na merong ano, may pangit, may maganda. Nakikita mo lang as is. Walang ibig sabihin. Parang ganun. Yan, yung one is na yun, ikaw, tsaka ako, iisa lang. Ibig sabihin, kung nararamdaman mo, nararamdaman ko rin. Yung na-experience ko, na-experience mo rin. At, kumbaga, pag halimbawa, yung isang tao na merong hindi magandang nangyayari sa kanya, ibig sabihin, part ko siya na kailangan ko rin tulungan o ayusin. Parang sa network, as a team, di ba, malaki responsibility ng leader. Tayo mga leader kasi pag yung meron tayong team na nahihirapan, sulalan natin yun. So in a way, oneness yun. Yung mga hindi nakaintindihan ng oneness, parang bahala kayo dyan. Parang problema niya yan, di ba? Ito problema ko. Ayun yung separation. Diba? And sa dami na nabasa kong libro about ano, Antichrist, pinaka basic lang na definition of Antichrist is separation. Kasi Christ is love, ibig sabihin, oneness is mahal mo lahat, selfless ka, pero the moment nag-separate ka dun, yung ako ganito, siya ganyan, sila ganito, kami ganyan, dun nagkakaroon ng separation, dun na bibuild yung kumbaga negativity. Pero yung oneness is lahat tayo, iisa. So lahat ng tao na sa paligid mo is part mo yan na kailangan mo tulungan. At yung mga tao na kaangat sa'yo, part mo din yan na mas angat sa'yo. Diba? So parang ano yan eh, parang kamay mo. Yung kamay mo may injured dito, parang kaibigan mo yan. Yung kaibigan mo, part mo siya, kailangan mo lang ayusin din. Diba? So ayun yung konsepto ng oneness na dati hindi ko naiintindihan. Parang alam ko lang, oh oneness, magmahalan tayo. Pero hanggang saan ka magkakaroon ng boundaries na parang, kasi di ba minsan, may side din na parang magigilty ka na feeling mo ikaw may kasalanan kasi hindi mo siya tinulungan. Parang, dami, I'm sure sa inyo, marami nag-message sa'yo minsan na humingi ng tulong, na-hospital. Araw-araw, bro. Parang meron nga pinakamalala ngayon. Unang sinend, humingi ng pang-hospital. Hindi pa naman niya, kakilala niya lang yung na-hospital na bata. Hindi ko rin kilala siya, hindi ko rin kilala yung babae, bo. Dulo, kasi hindi ko nire-reply yan eh. Dulo sila sa akin, patay na daw. Parang hanggang saan mo iba ilalagay yung boundary na guilty ka, may kasalanan ka ba doon? Kasi para sa akin, parang pag gusto ko tumulong, tutulong ako kung gusto ko. Pero pag hindi ko talaga feel, hindi ko talaga ginagawa. Lalo pa kung hindi ko naman personally kilala. Kasi di ba baka may karma din yun, may sarili din karmic na pinagdadaanan niya. Ako pa yung mag-alter na makikialam. Hanggang saan ka pwedeng gumawa ng boundaries or limit mo na pwede ka pang tumulong or hindi or kailangan parang may dalawa akong questions dyan na ano yun na pick up eh. Nasagutin ko muna ito isa na hindi mo napansin. Meron kasabihan na ano eh tinuro sa akin yung sa akong teacher tapos ginagawa rin na may iba kong ano kaibigan sinasabi nila na pag may nakikita silang ano kaibigan nila na nahirapan o damay sinasabi nila na alam mo bro pinag-iisipan ko kung tutulungan ba kita o hayaan ko lang matutunan mo yung lesson na nandyan.
So parang yun, may option tayong ganun, number one. Ngayon, pangalawa, yung sa tanong mo, hanggang saan? Isa sa mga natutunan ko is, kung ano yung ginawa mong decision at that very moment, ayun yung pinakatama. Kasi ginawa mo sa abot na makaya mong capacity na pag-isipan siya ng mabuti bago ka mag-desisyon. At ayun yung pinakatama at that moment. Hindi natin pwede sabihin na tama siya kumpara sa ganito, pero sa personal na analysis mo, ito yung pinakatama. Kasi pwede rin siguro mali siya ngayon. Hindi pa natin nakikita yon. Kasi mga 10 years from now, iba na yung pag-iisip natin eh. Iba na rin yung paano tayo mag-analyze ng bagay. Pero kung ano yung mga desisyon mo, right this very moment, ayun yung pinakatama. Ngayon, hindi ka magiging guilty. Kasi ginawa mo lang yung pinakatama mo at actually, pag nag-iisip ka, hindi naman tayo talaga nag-iisip. Sigat nag-iisip through us. Diba? At kumbaga, meron lang tayong free will, parang gagawin natin yun. Pero alam rin naman agad yung gagawin natin. Parang ganun. Diba? So, para sa akin, marami na akong na-experience na ganyan. Ako lang, as much as possible, sa personal na experience ko, gusto ko tulungan lahat. I mean, sino bang ayaw? Sino bang ayaw? Pero siyempre, may mga times din na, limbawa, may magme-message din nga, hindi mo na makilala. Okay, yung tipo, kakatulong mo lang. Yung gano'n, kakatulong mo lang. Si siyempre, parang, teka lang, yung budget ko ng supposedly ganito, ma-over ka lang sa sobrang. Ma-over ka, dun sa ano. And, ngayon, pupunta ako sa dalawang dilema. Yung unang dilema, hingi ako ng tulong sa ibang kakilala na baka pwede namin magtulungan, number one option. Pangalawang option, pwede rin ako sila tatanggi na sasabihin ko siguro ano, pag ano, sasabihin ko naman ang dapat na ito kasi yung sitwasyon ganyan, di ba? Nagkataon lang. Ganun ako. May iba bang maniniwala dyan? Parang pag sinabi mong wala ka siya masyadong pera ngayon, wala ako. hindi ko na sinasabi wala masyadong pera. Hindi lang ano sa budget. Oo. So, ganun din naman kasi dati, naalala ko yung first time ko natutunan yung law of giving. Yung parang nasa mindset ko, magbigay lang naman yung bigay. Tapos, sabi ko, teka lang. Hindi ka nang bigay. Parang wala na halos matitira sa'yo. Sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa mga malalapit sa'yo. And then, doon ko natutunan yung tinatawag na law of economy. Na ang law of economy pala, sinasabi niya doon na, okay na tumutulong ka, but, question is, nag-iisip ka rin ba? Hindi pwedeng tulong ka ng tulong na walang pag-iisip, na hindi ka nag-analyze ng mga bagay. Ganun. So, yun, sa loob ko ng pinag-iisip. For example, meron kang anak. Bay, meron kang pamilya na sinusuportahan. Tapos meron ka 1 million. Eh, may tao humingi sa'yo ng tulong 1 million. Eh, sabi, love giving. Binigyan mo lahat. Binigyan mo lahat. Tapos, yung pamilya mo umaasa sa'yo, walang makain. Paano yun? Diba? So, ayun yung mga times na ano eh, gagamitin mo talaga yung God-given ability mo na mag-isip, na binigyan nga tayo ng mind para mag-isip, tapos di mo ginamit. Sa akin nga, minsan, ang iisip ko kasi, tulong, gipit siya. Hindi mo rin alam baka waldas din kasi. Di ba parang tayo napaka-disiplinado pagdating sa pera, nagbabadyo tayo minsan ng pagkain natin, ng panggasin. Sila walang pakialam, so gipit sa'yo tatakbo, ikaw tuloy yung nadamay na. May maganda akong story dyan eh. Meron ako dating mentor na meron siyang chain of restaurants. Tapos, one time, inabutan ko siya na ano. Parang off. Parang, nangunak ako sapin, mukhang may pinagdadaanan. Tapos, nagkwentuhan kami. So sabi niya, sabi ko, bakit po ano? Medyo parang ano, low energy kayo ngayon. Sabi niya, ano eh, inaway kasi ako ng isang kaibigan. Bakit? Humingi kasi ng tulong. Eh, pinabigyan ko naman. Kaso masyado malaki yung hingi, eh, medyo budgeted ako. Eh, nagalit. Sabi niya na, anong klase ng kaibigan? Kala ko ba, kaibigan kita, dapat tinutulungan mo ako, di ba? Ganun ba magkakaibigan na tutulungan? Sa isang banda, hindi ko pa naintindihan dati noon. Tapos recently lang, meron ako isang ano, leader ko, sabi niya sa akin, upline, meron akong anong kaibigan, humingi ng tulong. Sige, tulungan natin. Magkano ba? Ngayon, usap-usap. Tapos, nung nakakwentuhan niya, sabi sa kanya na ano na nilapitan niya na daw lahat. Lahat ng kaibigan niya. Tapos hindi siya tinutulungan. Tapos, buti pa daw kami. Hindi naman kami kapos di kilala. Bakit tumutulong? Tapos, nung pinakakwentuhan namin kung paano yung nangyari, tapos sabi ko sa kanya,
actually parang mali yung sinasabi ng friend mo. Sabi niya bakit? Kasi para sa akin na hindi naman tama siguro na iasa mo sa ibang kaibigan mo yung problema mo. Diba? Although syempre may mga kaibigan ka tutulong, pero yung parang i-judge mo sila na hindi ka tinulungan. Dahil lang sila. Dahil lang doon, parang mali naman siya. Kasi para sa akin, ano eh, meron ako tinatawag na dig your well before you're thirsty. Ibig sabihin, kung magtatayo ka ng bahay, hindi ka naman siguro magpapagawa bigla-bigla ng shower kapag gawa ng bahay. Di ba? Talagang gagawin muna yung tubo, plano mo. Paplanuhin bago dumating yun, di ba? So, ganun din sa para sa akin, sa pagkakaibigan, para sa akin na before mo palang before kami kailangan sa isang tao, dapat sa mga times na wala kailangan sa kanya, magbigay ka ng pakikisama. Di ba? Tulungan mo. Or what? Ngayon, kulang ganun yung mga tao eh. I mean, maraming tao, mabait lang pag ano. May kailangan. Di ba? Nagbabago. May isa kong kaibigan ganun, ang galing. Pag may hihilingin siya sa'yo, 3 days siyang mabait. Workout niyang 3 araw. Lahat ng gusto mo ibibigay. Tapos pag pangatlong araw, biglang hihirit. Siya nakasunod-sunod na siya, ang daming ginawa. 100% lagi ang accuracy niya na naman, papa-oo. Kaya nung napag-aralan ko, sabi ko, talent pala yung gano'n. Kasi parang na-experience ko rin yan eh. Meron ako dating downline na dahil ako pinag-drive, di naman ako mayroon, driver. Drive. Siguro mga dalang ba niya ako pinag-drive? Yung pala bro, sa dulo ng ikatlong buwan. Ang haba naman ng trabaho. Gano'n ba kalaki iniling sa'yo? Medyo malaki. Sabi ko, okay na technique to ha, parang gano'n. Pero doon ko na-realize nga yung mga tao na tinulungan ka, in a way parang may utang na loob dahil tinulungan ka nila eh. Pero para sa akin naman yung parang pinlano na parang iba yung dating eh, parang pinlano. Diba? Parang okay, tutulong ako ngayon para kumbaga may makuha ko. Parang ano, may isa kong ano, ang galing niya. Downline, may maling ginawa. Meet kami, papagalitan ko, ang init ang ulo ko talaga sa kanya. Bago ko pa siya pagalitan, pag meet namin, pinagalitan na niya yung sarili niya. Sabi niya, alam mo kaya plan, wala akong ganito. Nahina talaga ako, bobo ko, tanga-tanga ako, ganyan-ganyan. Galit na galit talaga siya sa sarili niya. Ako na yung naawa. Sige ni bro, baka naman ano lang. Tapos nung nariya, kasi natatluhan niya akong ganon. Laging imbis papagalitan ko siya, uunahan na niyang magalit siya sa sarili niya. Sabi ko, ang galing palang skills nun. Kasi hindi na ako nagagalit kasi naawa tuloy ako dun sa tao na parang inapin na niya masyado sa sarili niya. Kaya doon ko na-realize na sabi ko, ang tao talaga, ang daming iba't ibang klaseng skills. Kaya lang nagiging problema. Sana, mas ma-realize na yung skills sana nakakatulong sa kanila into becoming a better person rather than natatakpan ang natatakpan yung mga mali nila sa ginagawa nila. Ano na lang natin? Dito natin, ano ito? Pari-tip na lang. Dalawang tip. Sa mga tao, paano magiging katulad natin, paano magiging successful, at pinaka-bottom line, paano magiging masaya. Kasi ang tanong, masaya ka ba sa buhay mo? Parang hindi, no? Wala naman, nakakaantok lang siguro. Malamig eh. Hindi lang, anong oras ka normally natutulog? Malapit. Ano na po ngayon? Currently is 12 midnight. Midnight. Dito po sa Hong Kong. Yes. Yun, dalawa, para anabi. Tip na lang, number one, always make friends without agenda. Okay? Number one, make friends without agenda. Makipagkaibigan ka, tumulong ka, makipag-inuman ka, masaya lahat. Pero, huwag yung may agenda, na alam mo yung dulo nun, parang utangan mo. Hindi ka natulog. Or what, diba? Parang ano lang, mas enjoy kasi kasama yung mga tao na totoo. Na yung parang walang tinatago at the back of their mind, diba? Saka mas mabilis ka makaka-recruit kapag ganun ugali mo. Diba? Ayun, number one, make friends without agenda. Number two, diba? Wala kang kailangan i-add sa sarili mo para maging masaya, maging confident, maging sobrang successful. Okay? Kasi lahat ng kakayahan mo actually, nasa loob mo na. Kaso lang, itong tinatawag na duda, itong mga tinatawag na fears, ayun yung nagpre-prevent sa'yo. So, kailangan mo siya tanggalin. Ngayon, paano mo matatanggal? Kailangan mo overcome yung mga challenges. Walang ibang ano, wala ibang paraan, di ba? Doon mo na siya ma-overcome. Kasi through experience, nakakaramdam ka ng pain. Pag nakaramdam ka ng pain, sinasabi mo, hindi ko nagagawin to. Kaya pagbubutihan mo na sa susunod. Ngayon, doon ka nagiging mas malupin, nagiging mas matindi ka. At lahat nun, pag na-develop mo sobrang character mo, lahat ng hawakan mo will turn to gold.
Okay, Docs. I'm sure marami po tayong natutunan, guys. Kaya isa lang po, gusto ko laging tandaan nyo. Choose your friends carefully. Kumbaga, friends can make you a better person or friends can make you a bitter person. Kaya choice mo kung anong gusto mo. Pero para sa akin, piliin mo na lang yung magiging maganda at magiging productive ka as a person. Kaya ubusin mo na namin to. At bye-bye!